good morning po. Welcome back muli dito sa ating channel. Ayan po, alis pa lang po tayo. Papunta dito sa punta tayo sa Araya tapos sa San Vicente. Ayan na. Tapos pa mga boss, dumating na po yung materials na gagamitin natin para sa pag-ano nitong bubong, paggawa nitong bubong ng bahay na tinutuluyan nila tatay tsaka nanay, lolo boy tsaka nila po leleng. Ayan. Ito po yung bahay ng mga kapatid ko, ni kapatid kong bunso na babae. Ayan, yung bahay niya mga boss, medyo mababa po yung bubong. Tapos pagka maulan ay tumutulo din dito yung ano, yung sagawin dito sa aparto nila. Tapos na yung butas pa doon, no? Ayan po yung gagawin natin sa ano, sa Webe Santo. Iangat po natin yan. Ayan. Tumating na po hapon yata o isang araw itong materyales na in-order natin sa Friendship Hardware, yung yero, tubular. Ayan, ayan na po siya. Mahaba po itong yero, nasa 12 by 11.2 meters yung yero na yan. Tapos yung tubular, ayan. Inuna ko na muna itong ano, mga boss, itong bahay po ninyo kapatid ko. Kasi yung po nga dapat na pampagawa ko po sana ng kubo yun dun sa farm yung ating naipon. So sabi ko makakapaghintay naman yun, unahin muna natin itong ano na to, itong bubong niya para pagkatagulan hindi na siya mababasa o matutuluan. Iangat po namin to, tapos sabalok ko rin dito, nalalagyan ko rin ng ano, loop bed. Iangat po yung bubong. Tataas ko po siya. Para po medyo maayos-ayos naman ito lang bahay. Pagta po natin yung kahoy. Pagta po natin ang bakal. Tapos long span pa yung yero. Siguro itong yero na to, pwede po magamit yan. Dito. At saka itong bilyaran pala. Balik po itong bilyaran na to. Sa amin din po ito. Ayan, medyo gulo pa rito. Ayan, yung bilyaran. Ayan, meron ding insulation. Tapos yung semento, graba, buhangin. Kompleto na po yan. Unahin muna po na rin ito bago yung kubo doon. Makapaghintay naman po yan. Okay, let's go. Punta na po tayo sa, ano nga tayo, sa farm. Ayan, ito palang ano mga basta granite. Granite po ito. Dadaling ko po sa ano to, sa farm para yung gagawin namin tatlong magkumpadre, pare Louis, pare Michael. Diyan po kami mag-sesyon pagka nagharap-harap kaming tatlo doon. Granite po ito. Tapos meron siyang pa na kahoy. Kaya natin buhatin to, pat. Ha? Kaya natin. Mabigat po ito, granite to. Subukan mo, kaya mo. Kaya mo? Patayo kaya. Dali, tawagin natin si Poy Poy. Mabigat mo, mabigat po ito. Higayin mo, baka magalid. Ayan, si Blackjack, dito. Okay, gisig lang din. Gay. Dandan kayo ng dalawa. Ayan, sige. Patayo kaya. Tagalid natin. Sige, tagalid. Ayan nyo. Okay, let's go. Ayan, nandito na po tayo sa ano, mga boss, dito sa farm. Merkulis Santo pala ngayon. So hanggang ngayon lang po tayo. Bukas, siyempre. Pahinga. Pero yun nga po, meron po tayong sisingit. Ayan na po yung ating mga alaga, si Basal, si Shirley, tsaka si Pulot. Lang tatlo. Oh! Ano ba, wala ka tataguro? Anong ayaw mo? Anong ayaw mo buri? Ito lang mag-battery. Baba po natin sa sakyan, medyo mabigat po kasi yung granite na
dadali na dinala natin dito. Ilalagay muna natin dun sa ano. Sa yun oh, ganda ng ano ni Paren Louie oh. Lalo pong lalaki din tingnan dito itong bahay ni Paren Michael pagka nagkaroon po ng ganun. Same lang po kasi yung design niya, so ganyan din yung bubong ni Paren Michael dito. Pero mas malapad ng konti yung paganyan ni Paren Louie. Yung dito alas nasa 2 meters na, alas 2 meters na lang po yata ito. Yung kay Paren Louie na yon alos 2.4 or 8 feet yun yung aking nga nilagay doon. 8 feet by 8 feet yun, 2.4. yung kanyang bubong is 3.3, yung yero na po yun, yung yero, tapos yung gutter alos nasa ano, nasa 3.5 pati yung gutter, yung kanyang distance. Ganda na oh, pagka natapos po ito parang siyang ano, parang siyang townhouse. Ang ganda niya na ninyang tingnan, hindi pa siya totally tapos pagka nagkasalamin, pintuan, tapos na kompleto yung railing niya dito. Ay. Yayamanin, pare, pare Louie, pare Michael, shout out. Yan, hindi niya mabubuhat ng dalawang tao lang yan, dapat apat. Eh, papasan mo kita, guro. Uy, what? Dito sa tank. Abigat po yan, granite po yan. Bali yan pong granite na yan na abigay po sa akin ni, ano, ni Sir Vincent. Yung pong gumagawang granite sa, ano, sa Angeles kung saan po tayo kumukuha ng granite. Regalo po sa atin yan. Granite na yan. Granite na kulay white po yan. Siguro mga pinagtabasan niya yan. May binigay po sa atin. Yun o. No? Ang ganda na mesa niya, no? Doon tayo kumesta. Uy! Okay! Ang laki. Ayos nyo, ha? Mamaya bibinyagan natin yan. Ninong si Daeng, tsaka si Jun. Tsaka si Taguro, tsaka si Alvin, oh. Ay, si ano pala, wala si Iron Man. Wala pa, bro. Eh, magaling ding magninong yun. Ninong di siya, no? Ayan, orubil lang. Bamunas! Orubil lang siya. Ito yung ating ano pare, pare ni Louie, pare Michael. Ating session table. Gagawin pa natin ng ano yung mga bas na patungan. Ano lang po yung temporary. Bigat na ano. Ayan, nandito na si Lolo Boy. Anong ulam natin, Lolo Boy? Itong tilapia at saka tulikong talong saka buro. Oo nga pala, bawal ngayon yung ano, bawal ngayon yung karne. Ayan po mga matanda noon pagka ganitong mahal na araw, lalo na pagka Biyernes Santo, Huwebes Santo, ganyan, bawal na po silang kumain ng karne. Pako pala po. Tilapia po yung ulam na ulam namin ngayon dito. Ulam. Ano, tilapia. Lumaki lang ganito, ganito kalaki yung ating mga alaga, mga boss. Ayan, aros na sa 3 finger. Ayan, 4 finger, 4 finger. Pwede na po pagka ganyan kalaki yung tilapia natin. Isa, maligaya na tayo. Meron na tayong mahuhuli. Ayan, bago pala ang lahat. Pakainin muna natin, pakainin ko muna yung tilapia. Si Eric, ayos lang. Sa mga PW na napakasipag po niya. Kape mo daw. Kape. Ayan, si Boss Alfred. Gumagawa siya ng ano, mga boss, kape. Bago tayo mag-start. Kainin muna natin yung alaga natin. Ayan, si Lolo Boy, pinakain na po niya yung ano, mga bibi. Basal! Basal eh. Basal, basal! Try ko. Ayun no, nakalutang po silang lahat. Ano? Da eh. Tinayin natin silang ano, pero silang naririnig na sounds pagka pinapakain, pagka para pagka pinapakain natin sa loob ng ano sila. Para silang mga sumusunod sa sounds na saan natin. Ay, si Eric. Ay. Thank you very much.
Maraming salamat po. Ako muna, dito ako muna. Dito tayo. Pinirik, napakaano talaga sipag. Kunti lang naman. Kain natin. Hindi sila overfeeding. Dami nila mga boss, oh. Isipin nyo kung lalaki ng halos at four finger yung lahat. Pero siguro magbabawas po tayo dyan pagka lumaki sila. Ayan o. Halos maliit po. Ay, mano po kasi masikip. Hindi naman po ano to. Ano lang naman to. Parang baka ano lang pan. Backyard. Dami. Malalaki na. Malalaki na. Nakakatawa. Ayan. Ayan, yung pusa ng kubo. Yan, doon ko na po sana ipapompis ako na sana. Pero yun nga, masinguna ko po yung bahay ng kapatid ko. Siyempre, masunahin natin yung ating pamilya. Kaysa sa tumulong tayo sa ibang tao, mas unahin muna natin yung pangangailangan ng ating pamilya bago sa iba. Ayan. Yan kasi yung bubong niya. Pagka po malakas yung ulan, umuulan, talaga po nga natulo. Saka mainit po pala yun. Nakita nyo naman po dun sa ating video yung bubong, napakababa. Parang ano dun, pagka mainit, sa parang nasa loob ng oven. Pagka tinasa natin yan, pepresko po yun. Saka yung balak ko rin po dun, lalagyan ko po ng loop bed, kamukha dito. Kamukha nung ginawa natin yung kay Pare Michael, ay kay Pare Louie. Para meron naman extra space dun sa bahay ni nung aking kapatid na babae na bunso, si Roan. Na asawa ni Bayoko pala. Si Saddam, ayan, asawa po niya, si kapatid kong bunso, si Roan. Tapos yung kapatid ko naman, si Randy, yung pong foreman po yun, dun sa Banban project natin. Yung bahay niya, okay na po yung bahay niya. Mayroon na siyang maayos na bahay. Ayan, tapos mayroon pa siyang pinapatay yung dun sa bandang sa may terminal na business, malait na business. So yan, supportan po natin sila para ano, masaya. Masaya. Tapos yung sa atin, and dito. Dito naman dito, balak po dito, siyempre. Ang aking magulang. Dito sila mag-i-stay. Yung po yung bahay ni kapatid kong babae, doon po natutulog or nakatira sila yung nanay at saka si tatay. Pagka stable na sila doon or okay na yung bahay niya ni Roan. So ito naman dito. Para dito naman yung sila lolo boy naman po rito. Kubo naman sa kanila dito para fresh na fresh yung ambience dito. At mas ma-enjoy nila dito. Lalo na't matanda na po yung aking magulang. Si lolo boy, ayun o. May edad na rin. So, maganda din na lang, dito na lang sila. Magtanim-tanim, mag-alaga ng mga hayop. Mas may enjoy po nila dito.
Kaya mga boss, nandito pala si Boss Boy Boy, ang mga susukat ng ang utangan pala namin ng bintana. Pare, ay pare Louis. Ito na yung utangan natin ng bintana si ano si Poy Poy. Magkano araw, Poy? Boss Boy Boy, baka naman. Dagdagan niyo naman, boss. Pare, magkano araw? Morning po. 20 isang araw. Boss, dagdagan niyo naman kahit 30 lang. 30 daw per oras, per day. Ayan, susukatin po ni Poy Poy yung bintana para ma-estimate kung magkano yung utang namin, utangin. Ayan si Paro Louis, nakakausap po natin na nasa Maryland. Poy Poy, susukatin mo na Poy. Para ma-estimate po yung mga bintana. Tapos inaayos ko yung ating ano, pamingit. Ayan yung pamingit natin. Fishing tayo. Ayan mga boss, ready na po yung ating pamingwit. Bibingwitin na lang ang kulang. Yung ating mga laga doon, di pa pwede. Maliliit na po yun. Fishing rod. Shout out kay Parin Louie Puyawan. Na mahilig din mag-fishing. Ayan, sinisukatan na yung bintana. Bale yung ano naman niya mga boss, 210 po yan. 210 po yan simula doon sa pili sa floor tiles natin, 210. Yung mga header na yan standard naman po kasi 210 alas kapantay lang ng header ng 210. Ang balak po namin dito na pick siya dito sa ilalim, ay sa ilalim, tapos meron siyang isang dito sa taas awning Poy, yung balak dyan Poy pick sa ilalim, tapos dito sa taas meron siyang isang awning type, tapos yun naman mga doon, ano lang naman yung sliding white frame Poy, tapos sa reflective glass, white frame tapos reflective glass tayo. Ayan, sumit na ni Boss Boy Poy yung ating bintana para malaman natin yung ating utangin. Ayan, sa kantuan ng mga bintana, baka matapos na po ngayon yung kantuan, tapos yung mga wiring natin isa nakabang na, ceiling na lang to, tapos si pagka na ceiling, doon na-framing yung ceiling natin, doon pa ilalagay yung electrical natin kung saan location yung mga ilaw. Mga pin light lang naman po yung lalagay natin dito, pin light. Para mas magandang tingnan yung pin light. Ayun, dito high ceiling, siguro maglalagay kami ng ano dito ni Panlul, mga drop light. Para medyo magandang tingnan. Tapos mamaya pagka nakakompleto na po yung mga pinapabrigate ni Alvin na mga step, siguro isasampulin natin ang isa dito kung mag-assemble tayo ng hagdanan. Ben, yung muna unahin muna isa doon, Ben. Yung isa ron, yung muna unahin nyo, no? Sino muna isa doon? Ang bahala siya doon, boss. Sino? Ay, may gumagawa pala dyan, no? Oo. O sige, ito na muna. Ito na muna tayo. Ano palang nagkakanto ron? Ayun, scaffolding. Sana ito. Ito kasi yung pinaka priority namin unahin. Yung isang unit bago dito tayo. Sa ano, sa next na pagbalik natin, sa Monday, yun ako makakabili na po ako ng ilalagay dito sa sahig dito. Ayan, testingin po natin itong ating mga alaga kung kumakain na sila ng ano. Kumakain na sila ng bulate. Kaya mahirap nga mamingi dahil mayroon pong tali itong ating fish pan. Malaki-laki na po ito. Itatanggalin ko na ito. Nakakaipasit sila ng mga ibon. Ayan, testing. Yun o. Oh, makagat sila o. Oh. Ang dami o. Oh. Wala pa. Wala pa na uli. Pero kumakain na po sila. Yun, hindi na ulit tayo. Ayun naman boss, ito. Ganyan na po sila kalalaki. Ayun na, 2-finger na. Gusto naman po, no? 2-finger. Ayun mga boss, laki na. Wow. Oh, tanggalin po, kadahan-dahan ka. Huwag papatayin, ha? Ayun, natatanggal. Ayun, nalagalik na. Ayun, kunin mo. Ayun, kumakain na po sila. Ay, hindi ka wala. Kapit ka wala. Tingnan ko nga eh. Second try. Uli pa tayo isa.
Ayun, ay, dalawa sana yun, no. Ayun, mga boss, kumakain na sila ng ano, ng tilapia. Ay, kumakain na sila ng tilapia. Mm-hmm. Mga bulate. Malaki na sila, yun, no. Ano sa one king gata, baka mga boy. Ano, pinalaga natin, busog na busog. Busog na busog siya, oh. Yung pinakawalan ko dito to, alas maliit pa. Malaki na sila. Wala natin. Taba, oh. Taba nila. Okay. Sample tayo. Kumakain na sila. Kaya pwede na silang ulihin na pwede nang siyempre ulamin. Magbabawas po tayo dyan. Medyo marami-rami po kasi sila. Kailangan natin nga bawasan ng siguro mga half siguro. Dahil pagka lumaki po ito, so kahit ganyan kalaki na sila. O magsisikisika na sila dyan sa ano natin. Pan natin. Kung malaki-laki lang sana itong lote. So makakagawa tayo ng malaki. Pero hanggang dyan lang po tayo. Baka gawin natin fish pan lahat. Wala na tayo magtatayo dito.